Okay, magandang umaga. Ayan, salamat sa Panginoon sa ating masayang pagpupuri sa Diyos. Sige po, kayo po ay umupo po muna ng maayos. Ayan. Ilagay natin ang ating sarili sa isang lugar na komportable po tayo. Sapagkat mamaya lalo pong magandang biyaya ang ating pong mapakinggan. Sa araw na ito mga kapatid ay meron tayong bisita, meron tayong speaker, ano? Bagamat hindi natin to invited, ay niloob ng Panginoon na siya po ay ating mga kasama ngayon at mapakinggan. Nais ko po siyang ipakilala sa inyo. Siya po ay isang church planter at kasalukuyan po sila ay nasa US ngayon. Pero umuwi yata ng Pilipinas. Hindi ko alam ang mahabang istorya pero pwedeng siya na lang. Siya po ay taga Southern Baptist na rin. Pagkatapos, dating worker din yata siya ng SKI, no? Tapos naging isang sa mga founder ng IBCF, yun ang pagkakaalam ko. So, meron siyang isang asawa at meron siyang tatlong anak at meron pa siyang tatlo pang anak sa kanyang mga anak. So, meron siyang tatlong apo. So, ito po ay hindi naman katandaan dahil may apo na. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay si Pastor Leto Magbanwa. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Andiyan na po, Pastor. Okay na po, Pastor. Ah. Yan, yan po si Pastor. Andiyan na yung gamit. Sasalita ka agad. Ganun ba? Magandang umaga po sa lahat. Hindi ko in-expect na magpagsalita ka agad. Sinabi yung mga, siguro mga call-in mo basta mga 10:45. Ayan, ang nangyari po kasi, ang mga gamit ko nandoon sa isang bag, tapos dinala ni Ulan sa hotel. Kaya walang-wala akong dala. At at least nakapagpaligo na ako at nakapag-toothbrush na. At hindi ko alam kung paano magsimula, pero talagang nagagalak na ako. May nagsabi nga sa akin, Pastor, bakit hindi kayo nakabisita sa amin? Nakita kami ni Daka nung last, just the other weekend sa Manila na nagsert up ako sa church si Pastor Olan. Tapos yung, hindi ko na siya halos makilala. Kung hindi siya nagpakilala, actually hindi ko siya ma-recognize na siya si Merdeka. At sabi niya, Pastor, bakit ang tagal mo nawala at hindi ka malang bumibisita, pabalik-balik ka dito sa Pilipinas, hindi ka malang dumadaan sa akin? Sabi niya, alam mo, sabi ko, alam mo, naghihintay lang ako ng imbitasyon. Tapos kami ni Ulan, sabi niya, Kuya, bago ko bumalik sa Manila, punta tayong Bicol, mamasyal tayo. At sabi niya, iikot kita, no? Papasyal tayo sa Sambahang Kristiyano, sa SKI. Sabi ko, sige, pag-usapan natin. Hindi pa kami nakapag-usap. At yung kapo, narinig ko po yung pagpanaw ni Lorna. No? At hindi man natin ginusto na may namatay, pero itong ginagamit ng Panginoon na pagkakataon upang makabisita at makareconnect doon sa mga taong mahalaga sa atin, mahalaga sa akin, no, na matagal parang hindi nakita. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na nakabisita at napaunlakan po ninyo na makapagsalita ngayon kasama at makakasama kayo sa pananambahan. Amen. At gusto ko lang, ma-recognize ko lang dito, ang hindi ko ma-recognize, pagpasensyahan po ninyo, hindi na po talaga masyadong sharp ang memory ko. At si Manay Charing, ang sinabi ko nga, no, na alam niyo po yung SKI noon, nung nandito kami, ang kwento po talaga, ako pinadala dito ng InterVarsity Christian Fellowship in 1980. Kakagapos ko lang po ng mag-graduate sa college. Doon ako napunta sa Naga for
for 6 months, and then nalipat ako dito, and then na-meet ko nga po yung, ano, yung team ng Sambang Kristiyano sa Marulas na nagpa-plant ng church dito sa area. At ng karamihan po ng mga members nila, mga young people na nag-attend sa kanilang fellowship sa Old Malonda Residence. At na sumama po sa ako, kinupko po nila ako dahil wala akong kamag-anak dito. At ang ito nga po yung Sagada family actually has become almost like a family to me. At doon ako natira sa Old Malonda Residence, doon sa Haunted House. And then kami nga ni Ulan, magkasama kami niyan. Doon na kalatag lang banig doon sa my floor ng fellowship house na tutulog. At ang routine po talaga niya, umaga, gigisingin siya ni Chameli. Tapos, Ulan, bumili ka na ng sardinas at pandesal. At yan po ang pinupurga sa amin ni Chameli almost every day, breakfast. You know? Ang hindi ko makalimutan na bagay ng aking buhay doon sa haunted house na yon, nang kami ni Ulan magkasama palagi ng minsan na wala, mayroon at ang conference sa Manila, wala yung mga missionaries. Kaming dalawa lang iniwan. Tapos sabi ko, kuya, may kukunin ako sa bahay ha, balikan kita. Hindi ako binalikan. For the whole night, minsan lang naman nangyari yun. For the whole night, natulog ko sa haunted house na yun, na walang kasama. Hindi ako makatulog. Salba, si Ulan, iniwan ako. Natakot din kasi siya eh, kaming dalawa lang. Iniwanan ako. Hindi, biro lang po yan. Pero yung tunay na nangyari yun. Alam ko hindi niya sadya na iwanan ako doon. But that has been a thing. Ang nangyari po kasi, kaya nga, may nagsabi sa akin, Pastor, i-clarify mo yung relationship ng IBCF at saka SGI. Bakit para nag-overlap, you know, in mission identity ng dalawang institution. Kaya kasi nga po, although I was an intervarsity, I was also helping the team. So talagang most of the time, I was with the team, na-identify na ako na part ng church planting team na nagsimula ng gawain ng Sambang Kristiyano sa Iriga. But ang ano ko talaga is intervarsity. So nangyari po, ang naging katulong ko sa pagsimula ng intervarsity movement dito sa region ay mga SKI din. You know, like si Ulan, siyang pinakauna na meet ko na talagang nakasama sa gawain ng Sambang Kristiyano sa Iriga at intervarsity. And then may mga kaibigan sila na yung sinimula ng intervarsity dito sa area. So during the week, nandito ako sa Iriga, nagsimula ng Bible study sa UNEP, St. Anthony. Sa Saturday, nandun ako sa lake sa Naga. Kung Sunday, use sometime, nandun ako sa Legazpi or sometimes Sabado na sa Legazpi ako. Kasi may mga young people tayo sa CFC noon, Christian Fellowship Center. Kung naalap po yun ang pinakuha natin pangalan. Nandun, like sila ni Romulo, ni Mulong Berce, sila ni Ernie Aguilar na nag-aaral noon sa Bicol University. At meron tayong member ng church noon na meron po siyang kaibigan na nag-aaral din sa Divine University sa Legazpi. Yung babae po yun. Ngayon ko lang sabihin ko sino kaibigan niya sa ating, you know, church. So, na naging member man po ng movement doon. So, yan po ang dahilan na this place, this church, has been a source of help for the intervarsity movement in this whole region up till now. Even ngayon, nagulat nga ako dahil si Inday, siya palang intervarsity staff, no? Dito sa region. Eh, si Inday, yun nga yun, uutusan din po ni Chameli po yan dati. Inday, punta ka palengke, no? Ganun. So, na-amaze lang ako. But the life of, the early life of Sambang Kristiyano sa Iriga, doon so na ngayon, revolves actually just 3 women. Actually, tatlong nanay, ang Sambang Kristiyano sa Iriga o Christian Fellowship Center nung panahon na yon. You know? Si Manay Paking, si Manay Charing, at si Manay Training. Sila na actually yung ano, actually, I think these 3 women carried the church on those early years. Hanggang sa may mga dumating na tumulong, you know, nandun kami tumutulong, hanggang sa dumating si Pastor June Romano. Si Pastor June, ang talagang, it was true during his time na nagkaroon talaga ng traction, ng momentum ang gawain dito. The early years was difficult. And we're just happy that Pastor June came along when the time came for us to also move on to wherever God has called us. So, yun lang po yung mga gustong, you know, ako nagpo-provide lang po ng county doon nung early years. It was difficult years, you know, na binabato kami. I don't know, siguro hanggang kayo binabato kayo. Nag-evangelism kami sa paligid. Kung minsan, binabato kami, you know. You know what? At sa kalikit na ang kanang pagsasermon mo, may magda-drive ng hand tractor doon sa harapan mo. I-full volume pa yung kanyang hand tractor na nakakipag-agawan ka sa noise na kanyang kinikreate.
but that was then. I believe God has, you know, has given us a favor, kaya ngayon medyo pinagpala tayo ng Panginoon. Hindi ko na ma-recognize ang marami sa inyo, karamihan sa inyo. Pero nagpapasalamat ako sapagkat alam ko dumating kayo dahil sa pagsisikap ng mga nandito noong una. At ako'y nananangin na ipagpatuloy ninyo ang pagsisikap na yon. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung pagpupursige na maitatag ang gawain ng Panginoon sa lugar na ito. Amen? At ngayon, no, dumadami tayo, hindi lamang dito sa members, but even in our outreaches, no, sa ating mga daughter churches. At ngunit may karoon ako ng panibagong hamon sa inyo ngayong umaga, kaya ako nandito. Kaya kung ano po, buksan po natin ang Acts chapter 20. I'm sorry, I have some PowerPoint and even some pictures of my family. Sana gusto ko ipakita, kaya lang hindi nangyari. But can we please open our Bible in Acts chapter 20? You know. Mga gawa, 20. Acts chapter 20, verse 28. Sandali lang po. Sam, can you please give me my Bible, please? Thank you. Okay, Acts 20:24. Sorry. Basahin ko po sa Tagalog. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Sa New International Version, however, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Sa biyahe ko po na ito dito ngayon, pangalawang libing na po ito na aking atinan. At malungkot dahil these are all the death of people that are dear to me. I consider dear to me. Ang una po yung kapaibigan ko, kaklase ko ng high school. I have to do the committal and the last rites for him. At ngayon kay Lorna, kapatid na Lorna, na, you know, a family to us, the Sagada is a family to us. And now we're losing a member of a family. You know, I'm funny because last week when I spoke in Pastor Olan's church, I spoke about, you know, death. Na ang kagandahan ko minsan ng kamatayan, hindi man natin ninanasa at hindi man natin minimiti ang kagandahan ng kamatayan ninuman. Pero ito yung tumutulong sa atin sa pag-isip talaga kung ano talaga mga bagay na mahalaga sa buhay. You know, we look at the person and then we try to evaluate or to summarize what kind of life he has lived. And then we realize na ang kahalagahan ng buhay ng tao ay kung ano ang naging impact, ano ang naging pakinabang ng kanyang buhay sa buhay ng iba. Yan nga po nang sinamention ko tungkol sa Steve Jobs. Si Steve Jobs, yung you know, founder, CEO, used to be the CEO of, I think, Apple Computer. No? With all the money that he had, tinanong siya, ano bang masabi mo na talagang mahalaga? Ano ang masabi mo na gawa mo na mabuti sa buhay? At ano ang masabi mong mahalaga sa iyo? At din sabi niya, nasa totoo lang, sa dami ng pera ko, hindi ko masasabi na ang yaman ko ang mahalaga. Kasi pag namatay tayo, sabi niya, sa sementeryo, pare-pareho tayong lahat.
We are all equal in the cemetery. It doesn't matter, no matter how, it doesn't matter how rich you are. At ito pang sabi niya, maganda na ang masabi ko, naging pakinabang sa akin ang buhay ko, sapagkat ang talagang masabi niya na kanyang purpose is just to make life easier for the rest of others. Kung paano niya mapagaan ang buhay ng iba. Parang ang kanyang life statement, doon niya isa na maraisa sa ganun, how to make life easy for others. That's why he came up with all of these technologies to make life easy for us. Isipin mo yan, no? Computer mo, telephone mo, camera mo, nasa sa isang instrument lang. How convenient is that? And of course, there are other things that he came up with na ang ating buhay naging magaan. Ang malungkot, hindi siya Kristiyano, Buddhist siya. Yan ang sabi ng iba. Ang malungkot, mga Kristiyano, tanungin mo kung minsan, hindi pa sila makasagot kung ano bang masabi mong mahalaga sa iyo at ano ba talaga ang tunay na dahilan ng buhay mo. You know, yung asang sabi ko eh, para maging, to make life easy and, easy for us, sometimes isipan talaga natin kung ano na lang mga bagay na mahalaga at doon na lang tayo mag-focus. Ang sinabi ko nga doon sa isang church, sabi ko, ano ba talaga masabi niyong mahalaga sa buhay niyo? Marami sa atin hindi makasagot ng madali sa tanong na yon. O ito na lang. Para malaman mo talaga kung anong mahalaga sa iyo, isipin mo na lang, ano ba ngayon ang nasa iyo na pagdating mo sa langit, nandoon din? Kasi ang mga bagay na mahalaga, ayun lang yung mga bagay na makita mo sa langit, na madala mo sa langit. And then you will realize na naubos pala po yung ating buhay, ang time natin, doon sa mga bagay na pag namatay tayo, hindi naman natin madala. Kaya po itong kamatayan ng minamahal na kapatid, huwag natin sayangin to. Sabi nga ng Panginoon, precious in the sight of God are, the death of His saints. Kung may kukunin man siyang anak niya, He made sure na may pakinabang yon. Hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati pagkamatay mismo. So when somebody was taken from us, let us think and consider, okay, ano bang mga bagay na mahalaga? So kung yun ang gusto ko makita natin ngayon, I would like us to really think about our life. In a few weeks, pupunta na naman tayo sa sementeryo. Let it be another opportunity for us again to evaluate the life that we live. Kung pinagugulan natin ng ating lakas, ng ating panahon, ng ating yaman, kung may kayamanan man tayo, ay talaga yung mga bagay na talagang mahalaga. Na pagdating natin sa langit, nandoon pa, mai-enjoy pa natin. So, and then how much is a life worth? Si Paul, nang binigyan niya ang mensaheng ito, mahaba na rin ang buhay ni Paul, dito po sa binasa natin. At sabi niya, pinagbabantaan siya, mamamatay ka, maraming gusto pumatay sa'yo. At ang sagot niya, I don't care. Kasi, sabi niya, ang halaga ng buhay ko, mahalaga ang buhay ko sapagkat ginugugol ko ito, what? To run the race that God has for me and to finish the task. Yan ang gusto kong pag-usapan natin ngayong umaga. Running the race and finishing the task. Basahin ko po ulit dito sa Acts chapter 20:24. Subalit walang halaga sa akin ng aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus. Sa lahat, sa dami-dami ng kanyang mga nagawa sa buhay, sa dami-dami ng gusto pa niya sigurong gawin sa buhay, si Paul, he focused on just a few things. Sabi niya, ang halaga ng buhay ko, kaya lang ako nabubuhay, sapagkat gusto ko lang matapos yung tungkulin na binibigay sa akin ng Panginoon. Yun lang, kung ano man yun, at tapusin yung gawain na pinapatapos sa akin ng Panginoon. Running the race and finishing the task. That's it. If we're going to summarize our life, my brothers and sisters, gaano man kahaba ang buhay natin, gaano man kaikli, it will just have to be like this. Ang buhay natin will have to be all about what? Running the race and finishing the task.
Sabihin nga natin yon sa English, running the race and finishing the task. Yun lang. Yun lang po ang buhay natin. Sabi, Pastor, paano po yung pagkaroon ng career sa buhay? Running the race, finishing the task. Kung hindi siya papasok doon, labas yan doon. Ibig sabihin, kung may mga ginagawa tayo ng mga bagay na labas doon sa tinatawag nating running the race and finishing the task, wala, dihis po tayo. Uwi o tuwi tayo sa langit, magsusulit tayo, no? Sa harapan ng Panginoon, failure. Why? Kasi inubos natin ang ating buhay, ang ating kabataan, ang ating panahon at lahat na doon sa mga bagay na hindi involved sa running the race and finishing the task. I would like to say this again. I would like to make it very simple. Life, if you are a Christian, is all about running the race and finishing the task. Anything else that is not included, involved in that, is a waste. Pagdating natin doon sa langit, sabi ng Panginoon, failure. You failed. You know? So ngayong umaga, iyan natin pagkukulan ng pansin. Ano po yung tinatawag na running the race and finishing the task na sinasabi ni Paul? Na dapat, yun ang ating pagkukulan ng pansin, na dapat ang buhay natin should be characterized by that. Una, yung running the race, well, sabi niya, no, you know, I'm just what, living. I let me read it again. Sabi niya, all I want to do is to finish the race. Okay, puna, finish the race. Ibig sabihin sa kanyang buhay, meron talagang race na pinapatakbo sa kanyang Panginoon. Now, the principle is this, lahat tayo merong nasa race. Sinabi din ito ni Paul, all of us are in a race. No? Ano po yung, kailangan ang race, iba't iba, merong what? 100 meter dash, merong 200, merong long distance. Ibig sabihin, lahat tayo merong mga natatakbuhin. Eh, hindi pare-pareho. So, andin ang race naman, pag nasa race ka, hindi ka lang basta-basta sa ang direction. Meron talagang finish line at dapat doon ka nakatutok. You know? You could be running in the wrong direction. You know? Ang buhay natin, may tinatahak talaga siya na path. Amen? Hindi po hindi maski sa ang kalang tatakbo o aling direction, hindi maski sa dapat doon. Hindi ba may linya po yan? Pag nag-run ka ng race, dapat stay ka sa track mo. Pag lumis ka dyan, disqualified. Kaya ngayon isipin nyo, ang daan ba na tinatahak ng buhay nyo, yun ba talaga yung pinapalakas sa inyong Panginoon? At sabi ni Paul, yun ang dapat ang ating pagkukulan ng pansin. Running the race, we are on the race. So we are taking the track that God wants us to take. So dapat ang iniisip natin sa buhay natin, ito ba yung ang track na ito, the path that I'm taking, and the direction to which I'm going, yun ba talaga ang plano ng Panginoon sa akin? Pag iniisip tayo ng God's will, hindi lang ito yung tinasabi natin paglilingkod, maging missionary, maging pastor. No, every child of God must have that thought na ang kanilang buhay ay talagang ordered na ng Panginoon. Nakalaan na kung ano yung tatahakin mo. So ano po itong mga dapat tatahakin natin? Look, what is this race? Na pwede po natin sabihin na at the end of our life, you know, sabi nga ni Paul, you know, I have finished my race. Well, mga kapatid, pinapanalangin nyo ba? Tinatanong nyo ba ang Panginoon kung anong gagawin nyo? At I think maging sa early in life ng simbahan, ito ang tinuturo natin. That we will always have to ask for the will of God in everything that we do. Amen? Now, so ang tanong ngayon eh, ito ba yung pong tinatahak nyo ngayon? Ito ba yung kalooban ng Panginoon sa inyo? Sabi niyo, Pastor, nandito ako ngayon sa simbahan. This must be where God wants me. Amen? What about sa Monday? What about sa Tuesday? What about sa Wednesday? Kasi ang pinag-isipan natin, pinag-usapan natin, hindi lang linggo, kundi ang ating buong
buhay. May mga mahalagang decisions tayong ginagawa araw-araw, amen. No. Ano po yung mga mahalagang decisions, for example sa career? Meron na ba dito magka-college? Meron na sa college. Amen. Sino man ang mga college dito, pwede nyo itasin yung kamay? Amen. Okay. Paano po ninyo pinili ang inyong karira, ang inyong course? Ang alam ko po ganito, sa pag-choose ng college, kasi ito may mahalaga, ito hindi lang sa mga estudyante, kundi sa mga magulang eh. Kasi mga magulang ko minsan nagdi-decide, itong kunin mo. Ang tanong eh, anong kurso ang in demand para, you know, pag-graduate ko may trabaho ka agad? Hindi pa madalas yun ang iniisip natin. Pangalawa, anong kurso na medyo mataas ang sweldo? You know? Para, you know, pag-graduate, makapag-trabaho, makapagbayad ka agad ng utang, no? Mga ganong tipo. Pangatlo, ano naman yung kurso? Hindi ko naman ikahiya. You know? Na medyo, you know, may magandang image din. Hindi ba madalas yun ang tanong? Ang tanong ko ganito, alin dyan ang Diyos? Alin doon ang Diyos sa tatlong pamantayan na yun ng pagpipili? Wala doon. Sa pagpipili ng kurso, dapat isa lang ang tanong, Panginoon, anong kalooban mo para sa akin? Na huwag kayong mag-expect, ito no, huwag kayong mag-expect na kaagad sabihin ng Panginoon, mag-Bible school kayo. Dahil hindi lang yun. Ang kalooban ng Panginoon, mas malawak pa doon. Well, for all you know, God may say mag-teacher ka o mag-engineer ka. Now, pag sinabi ng Panginoon na mag-teacher ka, mag-engineer ka, mag-doctor ka, mag-lawyer ka, kasama yun sa race na pinapatakbo na yun ng Panginoon. And as a teacher, as a lawyer, whatever that vocation is, you're obligated to give it your best shot and to do it, you know, God's way. Amen? Later on, explain ko kung anong role ng vocation sa ministry. But I'm just going through a few things that are really important in life. So kung may mga anak po kayo, okay, o kayo mismo anak na in a few years from now will be making a choice kung anong kukunin sa college, huwag kayo mag-fall sa tatlong yun. Kasi alam niyo po, doon sa Matthew chapter 6, kung yun pamantayan nyo, kung anong malaki ang kita, ang sinasabi nyo doon, hindi ang Panginoon, kundi ang pera. Hindi ba sabi ng Panginoon, Matthew 6, you cannot serve God at mammon? Ang naging problema ito, ha? I mean, you know, magiging ako, down to earth ako. Kung ang nagiging motivation po natin, ang naging dahilan po natin, ang naging pamantayan po natin sa ating mga desisyon sa buhay ay pera, then ang sinaserve natin, hindi ang Panginoon, kundi ang pera. If that is true, if what I'm saying is right, how much, you know, how many of our decisions have been made because of the God of Mammon? Sabi ng Panginoon, ito pa, no, yung, hindi ba doon sa Matthew 6, dapat yun na lang siguro binasa natin. But anyway, you know, why worry about what? Food. Why worry about what you eat or drink or what you put on? Bakit masyado nyo iniisip kung anong kakainin nyo, anong isusuot nyo, anong iinumin nyo? Sabi niya, the pagans are doing that. The pagans worry about what to eat, what to drink, what to put on. It's okay because they're pagans, but you are Christians, you should not be worrying about those things. I'm talking about the level of lifestyle. Ang karamihan po sa atin, itong malungkot, maging Kristiyano, ang nagiging pamantayan ng kanilang mga desisyon ay ang lifestyle. They have what you call the dream lifestyle, na gusto kong ganito ang maging buhay ko. Ganito itong kakainin ko, makapagsuot ako ng mga designers, you know, makainom ako ng Diet Coke, whatever, no? Makatira ako sa magandang bahay, makapag-drive ako ng magandang kotse. Let me tell you this what. Look, I live, mga 14, 15 years na ako ngayon sa Amerika. Nakain ko na siguro pinakamasarap na gusto kong kainin. Naisuot ko na siguro, sabi ko, magusto kong isuot.
na i-drive ko na rin ang pinakamaganda na gusto kong i-drive. Nakatulog, nakatira na rin ako sa pinakamagandang lugar na pwede kong tulugan. At the end of the day, ano ang pakinabang? Wala rin. Kinain mo, ilabas mo rin. Di ba? Isuot mo for a while, malabahan mo ng isa lang, wala na, gusto ko namang bago. Ganun din, wala rin. Matulog ka sa pinakamalambot na tutulugan, ganun din. Pagkatulog mo, wala na. It really doesn't matter kung gaano katigas o kalambot ng tutulugan mo, natulog ka. Wala rin. But yun tinatawag nating lifestyle level. And yet, so many of us, including me, yun ang ating pinapangarap. Parang yun ang ating naging prime motivation. Yun ang naging race na tinatahak natin. Yun ang landas natin. Like, we're trying to chart our life towards that. That at the end, you know, yun nga, makamit natin. Makain natin ang gusto natin kainin. What? Masuot natin gusto natin isuot. Makapagtira tayo sa pinakamagandang bahay and all that. And yet, sabi ng Panginoon, I have a race really for you to run. Now, where, how did we end up in that place na in the end nakita natin hindi naman masaya? Look, guys, you know, mas masaya pa ang mga tao sa Pilipinas. It's more fun in the Philippines, believe me. You know? Doon, talagang broken-hearted, okay? Ang angat lang talaga, masabi ko, yung angat lang talaga ng mga Amerikano sa atin at mga nandoon, yung level ng lifestyle. Maganda nga naman, malinis, but that's it. Pagdating ng panahon, wala naman, tutupok din yan. Pagpunta natin sa langit, hindi na natin madala doon. Ano yung what? The thing is, and this is what is sad. Please listen to me. To be there, to enjoy the level of lifestyle that we want, we are sacrificing some very important things. The price that we have to pay is enormous. The destiny of the people that we love. Isipin mo, anak, itong gawin mo kasi maganda, mataas ang sweldo nito. You know, para kung malaki ng sweldo mo, di marami na tayong pera. Ano bang pera? Pera, money is power. It's a God by itself. Kasi kung may pera, kayo can do almost anything you want. Eka. Di ba maganda yun, Pastor? That you would be able to do anything that you want? Yeah, oo. Yun ang kinabagsak ni Adan at ni Eva. Remember? That's the first sin. To be able to do what we want. Yun lang naman ang pinag... Yun lang naman ang ano, bait doon kay Adam and Eve. You know, yung what? You know, the truth is, pag kinain mo tong fruit na ito, hindi mo na kailangan ng Diyos. Why? Kasi maging kasing talino ka na niya. Alam mo na rin kung anong alam niya. Hindi mo na siya kailangan tanongin, Panginoon, anong gagawin ko? Kasi by you, ikaw mismo malalaman mo na. You know, the very heart of secular humanism. I know what I want and I will do what I want. Am I getting through? Amen? Mga kapatid, yan kung minsan ngayon nangyari ko, we are Christians pero very, ano what, secular humanist ang ating philosophy. Kasi in the end, ang gusto natin, gawin natin kung anong gusto natin gawin. Walang pakialam ang Diyos dito. Sa linggo, tanungin ko siya. You know? Pagpunta ko simbahan, tanungin ko ang Panginoon. It's like, you know, again, about what I shared kinaulan, nasabi ko, nagsasabi tayong we believe in God, but we live as if there is no God. We have become authority by ourselves. We have become God, you know, in our own eyes. Because we, in the end, we do what we want. Sinasabi pa natin, my Diyos, pero in the end, ginagawa din natin ang gusto natin gawin. We run the race that we want, the race that we want. Pinipili natin kung anong ating race. Sinasabi natin na, sabi ng Diyos, sa 1,000 meter ako. Ano? Gusto ko sa 100 meter last lang. I mean, we have become authority ourselves. Tapos kung minsan na masaklap pa mga kapatid, ini-spiritualize pa natin na ipagpapray natin. But in the end, nakapag-decide na tayo sa ating puso kung ano ating gagawin. Tinatanong ko pang kalooban ng Panginoon eh. Really? No. Actually, we have already predisposed ourselves to disobey Him kasi nakaset ang mind natin kung anong gagawin natin. Our heart and our mind needs to be circumcised. So, ang gawin natin, Panginoon, ano ba talaga ang gusto mo? Lord, gusto ko sana mag-engineer, pero kung hindi yan, okay lang. Gusto mo ako mag-teacher, o gusto mo ako mag-social work, gusto mo... It's like, I'm talking about a career. What about marriage?
paano ang pagpipili natin ng pag-asawa? Pag-usapan natin. Gusto nyo? Ilan dito mag-asawa na? O wala pang asawa? Ilan dito wala pang asawa? Nahihiya pa kayo. Alam ko naman eh. Anyway, maging sa marriage, so, paano kayo pumapili ng asawa? Oh, okay, to. Hindi ba? Naisturo ko to sa yun noon eh, sa mga young people noon eh. Ang tanong natin is this, okay. Yung mga babae kasi, mga girls, ulitin ko na lang to pero narinig ito ng iba. Iba hindi pa kasi. No. Ang tanong is, kung bata pa, mga teenager pa lang, is he handsome? You know? So, very physical. You know? Tapos, pag mga 20, 21, 22, naging very practical na, is he rich? You know? Mayaman ba siya? You know? And then, pag mga nasa 30 na, papalipan, maiiwanan ng biyay, where is he? You know? Maski sino na lang, you know, parang ganun tipo, no? Pero very, ano, very, very secular, very material, very un-Christian ang ating pamantayan. You know? Eh di, pero ang problema kapatid, may race ang Panginoon. Ibig sabihin, maging sa pag-aasawa, may dapat sasabihin ng Panginoon kung sino. In fact, hindi lang pwede maski si Christian. Kaya the truth is this. Yung sabi natin dapat love mo, no? I mean, no, hindi ko sasabi na hindi mahalaga na may love ka or mayroon kang feelings towards. But romantic feelings are not the primary element, primary factor, not the primary factors in choosing your life partner. Hello? Talaga dito, binubuo ko talaga yung mga presumptuous worldview na worldly na ating in-embrace. Kung sabi, narinig ko ito sa Christian, pastor, hindi ba maski, basta mahal mo yung tao at mahal ka rin niya? Uy, narinig ko yung linya na yan sa movie. You know? Pero you know what? Pagpasok mo simbahan, iwan mo dun sa labas. Kasi hindi yun eh. Sa Bible, tanungin niyo ako, meron ba doon na nag-asawahan na hindi naman pinag-usapan ng ang pag-ibig? Oh, marami. You know? In fact, karamihan ng mga pag-asawa sa Bible ay arranged. Oh, natatakot kayo, no? Yung sa pastor, ang magulang ko mag-arrange sa mga papangasawa ko. What is so wrong with that? Lalo lumala, no? No, what I'm saying is this, mas may mahalaga pang pamantayan sa pag-asawa. Ano ang purpose at kalooban ng Panginoon? So it is the purpose of God that should be the basis. Doon palagi kayo mga, Panginoon, ano yung race na pinapatak mo sa akin? Ano yung kalooban mo? Lord, what is your purpose? What is your divine purpose for me? And then in choosing your spouse, it should be that. Ako, may mga kilala ako. You know, high school pa lang. Mag-sweethearts na. Kaya lang, in the end talagang kung anong kalooban ng Panginoon na mangyari, kaya walang nangyari. Hello? You know? Kasi nga, yung romantic feeling, alam niyo po kung saan nanggaling yung romantic feeling that people marry for love. It's a French thing. It's a French culture. Somewhere in history, sinabi ng mga French, no! Gusto namin, gawin namin ang gusto namin. So kung sinong magustuhan nila mapangasawa, yun. Nawala na. But there was a time na talaga even marriage will have to come under the purpose of God. So tinatanong ang Panginoon, paano po naman yung damdamin ko? God is able to do that. Lord, kung ito pa talaga gusto mo, wala kong gusto sa tao to, but ito, kung ito talaga mapangasawa mo, baguhin mo puso ko. Magugulat ka. Gigising ka the next day, na-miss mo na siya. You know? Pero, ang nangyari doon, isinuko nyo po muna ang inyong damdamin sa kalooban ng Panginoon. Panginoon, ang purpose nyo masunod, hindi ang purpose ko. You know, Lord, parang sa totoo lang, Lord, hindi ko masikmura yung mukha. But, Lord, baguhin mo yung aking pananaw, mababago ng Panginoon. Totoo. Hindi kayo naniwala. Sinabi ng Bible, sa Proverbs, the heart of the king is like a river in the hand of God. He can direct it any way he wants. Eh, puso ng hari nga, pwede niyang baguhin, ang puso mo pa. But the thing is, bottom line issue dito, nagtatawanan tayo, but totoo lang, ang kalooban ng Panginoon, the race. Kaya sabi ni Paul, I don't care. You know, if they will kill me, they can kill me. All that I want to do is to what? To finish the race. You know, to which he has called me to run.
So tayo ganun din. Ang reason siya sabi ko, ang purpose ng Panginoon sa buhay nyo, specific po yan sa career, you know, sa pag-aasawa, at kung saan kayo titira, the third most important choice that you will make in your life. Yun na naman eh. All the others are secondary. What to take, what will be your vocation, whom are you gonna marry, that's lifetime, that's very important. And the third is where to live. Kasi kung saan ka titira, it will dictate the level of lifestyle that you would like to live. Amen? So it's like, hindi yung mauna yung lifestyle. Kasi ganito eh, kung unahin mong lifestyle, you know, gusto ko kumakain ng mga na fast food, at you know, manood ng sine, gusto ko magmamoling, isa ka titira niyan. Hindi ka na pwede matira sa Banao, you know? Walang mall doon. So pipiliin mo talaga mga major city. Kung inuna mong lifestyle, pero ngayon unahin mo, Lord, saan mo ako gustong matira? Sa Banao. Ay, kung ano nandoon, you have to put up with it. Na kung yung ibig ko sabihin, it's like, unahin niyo muna yung kalooban ng Panginoon. Lord, where do you want me to live? That is also a question that you need to ask. Hindi ka lang pwede magsabing, titira ako sa ganito, titira ako sa ganyan. Nasaan ang Panginoon doon? Ipinanalangin mo ba? Itinanong mo ba sa Panginoon kung talagang doon ka dapat tumira? And then, kung sinabi ang Panginoon, doon ka tumira, hindi ko anong nandoon, yun ang magiging level of lifestyle mo. The place will dictate your level of lifestyle. At kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Like, alam niyo ako, I mean, simple lang ako, I mean, you know, the best ride that I have when I was here is a motorcycle. Actually, sa church, dalawa na kami ni tatay doon yung may motor, no? At ang asawa noon ni nanay manansaring, no, may 30 kilobit. Pero ngayon, wow, ganun, tingnan mo yan. May nakahilira mga kotse dyan. You know, isipin mo. You know. But the thing is, you know, so, sabi ko nga, kwento ko, I was just driving in the U.S. I was just driving, you know, an old car that was given to me. Hindi ko nga masabing second hand, baka third or fourth hand na yun eh. But I was happy with it. I was happy with it kasi it takes me from A to B, you know. At hindi ko binabayaran, hindi utang, you know. Kaya lang nga, nung nasa church na for a while, ba narinig ko palagi nagsasabi, nasaan ba yan? May ilalagay silang gamit sa sasakyan ko, ibigay kong takot ang aking susi. Sama yung susukan. Sama dito sa akin ni Pastor. Yung pinakapangit dyan kaya sa kanya yan. Thank you. Thank you. Thank you, Ed. Pakapangit. Ang sama tingnan. Ang sama pakinggan. No? Hindi ko alam pala yung sasakyan ko na gustong gusto ko. Naging katitisuran. No? Hindi sila makapanaw. Yung pastor yan, anak ng Diyos. Bakit ganyan ang sasakyan niya? So napilitan ako mangutang. You know? Kukumuha ko ng sasakyan. But yung sinabi ng wife ko, sabi ni Ate Helen, kanya pa, kasi you have to adapt, you have to adjust, you know, this is not Philippines, this is not Eriga, or this is not Negros anymore, you know. So ganun. Pero ibig sabihin, ang level ng lifestyle is going to be dictated by where God wants you to live. Ito. Gusto niyo makapag-drive ng magandang sasakyan, you have to ask first God, God, where do you want me to live? Whom do you want me to marry? What vocation do you want me to choose in life? Kasi yung mga yun, yun na magdidictate ng iyong life. The race that you want, God wants you to take. Give it and then give it your best. And then sa ating hanap buhay, you know. Ano ba talaga ang goal ng Panginoon sa family life? Ano ba talaga ang goal sa ating family life? The goal of God is for us to raise godly children, godly generation. Alam mo, po every generation, naglulong ang Panginoon ng godly people na sana itong generation ito napakasalbahe. You know what, God, kung minsan, pag talagang hindi na makapagtimpi, quote-unquote, ang Panginoon, wipe out yung one generation. You know, I'll wipe this generation. I can't take their sin anymore. Kasi ang gusto niya, godly generation, kaya doon sa Malakay, masabi nga ng Panginoon doon, sa Malakay, makikita natin na, you know, I hate divorce. I want people to stay in marriage because I desire godly children. You know, when God blesses your marriage, hindi lang na ang pagsasamahan niyo maging maganda, maging maayos, kundi na sa inyong pagsasama, may lalabas na mga anak na may pagkatakot sa Diyos. Godly children. And so if you read through the scripture, the book of Proverbs, matindi doon, you know, yung
yung godliness, the fear of God that should be in the heart of children, eh sino ang key doon? Ang mga magulang. I spoke about this sa church ni Pastor Olan, but I would like to say this. I know this is a very controversial thing. You know, and even in America, they hate me for saying this. Kasi, ang nangyari ba yung, kung sa pag-aaral, for example, you know, pinipilit natin ang mga bata, di ba? Dinadrag natin sa school, maski ayaw. Pinipilit natin, hindi natin binibigyan ng choice. Pero pagdating sa simbahan, binibigyan natin ng choice. Anak, punta ka sa simbahan, ayaw ko. O sige, kung ayaw mo. Subukan nila sa school. Anak, punta ka sa school, ayaw ko. Ano ginagawa nyo? Ha? Kinakalad ka, kinukuha nyo yung mga sinturon niyan. Ayaw mong aral, ha? Sige. Gano. Pinipilit natin. Bakit? When it comes to matters with God and the church, bakit hindi tayo ganun ka-diligent sa pagpapatupad sa ating mga bata, anak? Samantalang yun ang inaasahan ng Panginoon. The truth is, this hindi naman sinasabi ng Panginoon, you know what, I called you parents, you know, and I'm expecting some educated children from you. Mukhang hindi naman natin yung sinasabi ng Panginoon, He is expecting godly children from us. And I would like, I'm happy. I'm happy sa Sagata family. You know, I mean, you know, kasi that's the goal. Hindi lamang para maging lawyer, di ba? Di ba lang, you know? Kundi Christian lawyer, lawyer na nasa simbahan. Hindi lamang teacher, kundi teacher na nasa simbahan. You know, you may become successful. Ito nga, somebody said, you know, my fear for us or for anyone is that they will become successful. But that they will become successful doing the wrong thing. Yun ang nakatakot dun eh. Hello? Your goal is to become a success. A success in what? Because you could really be successful. Even a body can become successful, but become a success doing the wrong thing. I'm not saying that having a career is a wrong thing. But if it is not the will of God, it is wrong. Amen. So, unahin palagi ang Diyos. It's not enough that they will become success in their career, but they will have to be success first in the relationship with God. Okay. I'm finishing. I'm going to finishing the task. Amen? Okay. Kasi running the race, ako po, point one pa lang yun. Natakot ako, point two pa. May point three, hindi. No, although Southern Baptist ako, hindi ako three-point sermon. Okay. Itong sabi ni Paul, okay. Anyway, once every 10 years lang naman ako dito. Hindi pa nga eh, no? Run the race and finish the task. Ang running the race, mahalaga. Pero hindi yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga is finishing that task. At yun ang pinakamabigat sa lahat. Kasi itong task, itong magiging what? Itong magiging driving point sa buhay mo. This will be the reason for your existence here on earth. Sa life, meron tayong purpose. But the fact that we are here in the first place, there is another purpose. And that purpose is the task that God wants us to finish. And what is the task? The Great Commission. The thing is this, we finish the race. Our race is our platform for to finish the task. Dito ngayon mag-roll. Ang buhay ko pala, mayroong specific na race. Mayroong specific na path. At yun po ang path na yun that will help accomplish that task. And the task is the Great Commission. If our life is not connected with the Great Commission, then we are losing it. We miss it. Because the very reason why we are alive and still here on earth is so that the task could be finished. The Great Commission could be fulfilled. The lost can be saved. If what you're doing at this moment is not connected to saving the lost, then you have no purpose to live. God is not obligated to bless you. God is not obligated to keep you alive. Lumapit sa akin, you know, Pastor, bisitahin natin si ganito kasi may cancer, mamamatay na. I mean, this guy, have we been praying? And marami nang kausap kay,
O sige, pinunta namin. Okay. Pag-pray na ma-heal at mabuhay pa. And then I ask a question, okay. Okay. Gusto mo na mabuhay ka pa? Do you want God to heal you? You want God to prolong your life? Why? Bakit gusto mo pang mabuhay? Bakit gusto mo pang buhayin ka ng Panginoon? Natanong ba natin po yan? May taong lalapit sa atin, pag-pray mo nga na ma-save ako, ma-protectionan ako ng Panginoon. Bakit kailangan ka protection ng Panginoon? In the first place, abang ang ginagawa mo, naglalasing ka lamang, nagbababae. Gusto mong buhayin ka ng Panginoon para mapapatuloy mo yon? I mean, what you did is to beat up your kid. You want God to keep you alive so that you can continue to keep on beating up your kids, beating up your wife. No, I'm not gonna pray. I mean, kawawa naman yan na haba pang buhay mo eh, marami pang masasaktan. Hello? Bakit kailangan natin, bakit hiningin natin ang pagpapala ng Panginoon na pagpalain ang ating tatrabaho, kikita tayo, pagpalain, mabigyan tayo ng lakas. Bakit? Why? If our only reason for asking all this blessing is that we can do what we want, God doesn't have any reason to bless us. God doesn't have any reason to protect us. We should be able to connect our life with the Great Commission if you want to be connected with God and continue to receive the blessing. Kasi mga kapatid, I mean, okay, evangelist tayo, okay, gusto pumunta sa langit. Okay, sino bang ayaw pumunta sa langit? But that's not the whole point. Pupunta lang sa langit, lahat dyan, magtataas ang kamay. But how many of them really would like to live the way God wants them to live? Ngayon, pag-isipan nyo po, ha, hindi na natin ito sasagutin ngayon, but I would like to leave it as a question. Pwede ba na papunta ka sa langit, pero mamuhay ka na parang papunta ka sa impyerno? Ang purpose ng buhay mo ay iba ang direksyon. You are not running the race. You are not finishing the task. So ito, I would like to run the race. Pipiliin ko kung anong kaluban ng Panginoon sa kurso, sa mapapangasawa, kung saan ako titira. I would like to do all that so that I can help in finishing the task. The task of proclaiming the gospel of peace, the gospel of God's grace. That's the only reason, believe me, that's the only reason why you are here, actually, on earth. May papagawa pang Panginoon. Kaya ng word na ni, finishing the task. Finishing the task kasi nasimulan na. Sino nagsimula nun? Si Jesus. And then sabi niya, sige, papunta na ako doon, ipagpatuloy niyo ang ginagawa ko, ang ginawa ko dito, and you will do even more, I mean, greater things than I did. You will be able to do it. The task of finishing the Great Commission is ours, not His. In fact, I don't want to be very theological. Sabi sa Matthew, you know, the gospel of this kingdom shall be preached to all people as a testimony to all nations. And then the end will come. Oh, yun pala. Darating ang Panginoon, if all the nations have heard the gospel. So ito ang hamon ko sa sambang Kristiyano sa Eriga. We are doing a good job. Woo! Hallelujah. Marami tayong churches. Mga kapatid, the task is still not finished. Kaya ang hamon ko po sa atin, lawak-lawakan natin ng ating pangitain. Lumabas na tayo. I mean, nakalabas na tayo sa Eriga. Nga sa nabuwan na tayo. Lumabas na tayo sa Bicolandia. Labas na tayo. And let us, you know, train our sights to the regions beyond. Let us continue to produce professionals, technical people, send them overseas, not just to earn dollars and send them back home, but also to witness, to speak about the gospel of grace so that we can finish the task. Tanungin mo ang Panginoon, anong purpose ng Panginoon sa church na ito? Yun po, to run the race, finish the task. Let's finish the task para makuwi na tayo. I mean, you know. Ganun lang yun. That's the only... Kaya hindi ko pupunta na naman sa langit. Yun eh. Dapat inuwi na tayo ng Panginoon sa langit. You know? Ako, look, guys, I already lost both my parents. At ang dami ko naman kaibigan doon na mga kasamang ko sa akin, nandun na, umuwi na. Kaya heaven is populated with people that I love. It's becoming more familiar and familiar every death.
Nandun na si Nene Lorna. Nandun na si Tatay Duming. It's no longer a strange place. It's a familiar place. Honestly, hindi ako suicidal, ano? Hindi ako suicidal. Pero na-homesick ako minsan dahil nami-miss kong parents ko. And they're both there now. And then, you know, may namatay kami na unborn child. Hindi ko man nakita ang mukha, doon makikita ko. And that makes me excited. Kaya lang, ano, hindi pa, not yet. Why? Because we still have a task to finish. And that is the thing that should preoccupy each one of us. That is what we should be passionate about. To finish the task. You know, some bang Kristiyano sa Eriga, church family, let's run the race and let us finish the task. Maraming salamat po, Pastor, sa isang nakaka-encourage na magpatuloy ang sambahang Kristiyano. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating lingkod, kasama po ang ating mga offering. Habang po dinadala po sa unahan ang inyo pong mga kaloob sa Panginoon ay meron ba special number, Mau? Ayan. Okay, response song. Sige po, tumayo po tayong lahat. Though this is a new song, pero singable naman po siya. Lord, you have done ta-da-da-da, ta-da-da. Lord, we have seen throughout the ages how you wrought your story of love. Lord, we have read throughout the pages how you've reached us out in grace. So grant us, Lord, a heart that beats like yours. Ignite in us a passion for your cause. Lord, we pray as we come today. May we not doubt or delay. Okay po, marina po nating dalhin ang ating mga kaloob sa Panginoon. For your name, to preach the gospel without shame. Proclaiming the truth that Jesus reigns forever. Every tongue will confess, every mouth will profess, to you we bow our knees. All the nations declare, as you're drawing them near, you are Lord, you are God, you are King, you are King. Lord, we have seen throughout the ages how you wrought your story of love. Lord, we have read throughout the pages how you've reached us out in grace. So grant us, Lord, a heart that beats like yours. Ignite in us a passion for your cause. Lord, we pray as we come today, may we not doubt or delay to reach the nations for your name, to preach the gospel without shame, proclaiming the truth that Jesus reigns forever, forever. Every tongue will confess, every mouth will profess, to you we bow our knees. All the nations declare, as you're drawing them near, you are Lord, you are God. Every tongue will confess, every mouth will profess.
profess to you we bow our knees. All the nations declare as you're drawing them near, you are Lord, you are God, you are King, you are King, you are King. Yes, Lord. Thank you po, makakaupo na po tayo.